Alam na mga introvert ang pangangailangan na buuin ang kanilang pagkakakilanlan sa matibay na pundasyon upang labanan ng anumang hamon na kakaharapin nila sa buhay. Sila yung uri ng mga tao na mas namumuhunan sa kanilang espiritual at psikolohikal na pangangailangan kaysa sa kanilang persona. Kaya ang kanilang mga pilosopiya sa buhay ay napakahalaga para sa kanila dahil nakikita nila ang mga ito bilang kanilang gabay na mga prinsipyo tungo sa personal na paglago at tagumpay. Narito ang mga pilosopiyang humuhubog sa buhay ng mga introvert na tao. Number 1. Mind your own business. Bilang mga taong nag-e-enjoy sa kanilang personal na espasyo, kadalasan ay ayaw ng mga introvert na makialam sa trip ng isang tao. Bilang kapalit ay ayaw din nilang pakialaman ng ibang tao ang mga trip nila. Gusto nilang maging responsable sa kanilang mga desisyon at huwag sisihin ang sino man sa kanilang sariling mga pagkakamali. Gusto nilang ganap na managot para sa kanilang mga aksyon at magkaroon ng kontrol sa kanilang buhay. Kaya nakakairita para sa kanila kung ang isang tao ay patuloy na ididikta kung paano sila dapat kumilos at mag-isip. Parang atake sa logic at talino nila kapag may nagmo-modify ng mindset nila. Naniniwala sila sa kanilang kakayahang pangasiwaan ang kanilang sariling buhay. Number 2. Itama muna ang sarili bago ang iba. Ang mga introvert ay palaging kilala bilang introspective at reflective. Kaya kung nakikita mo silang suplado at hindi pala kaibigan, alam na nila ito bago mo pa sabihin. Sila ay mga master ng kanilang sariling personalidad at mas kilala nila ang kanilang sarili kaysa sa sino man. Kaya useless lang na ipaalam sa mga introvert ang kanilang ugali dahil alam na nila yon. Pagdating sa pag-uwasto sa iba, naniniwala ang mga introvert na pinakamahusay na tumingin muna sa sarili. Sinisigurado muna nilang hindi sila magkakamali tulad ng isang taong itinatama nila. Ito ang dahilan kung bakit mas madaling nakakamit ng mga introvert ang kamalayan sa sarili kaysa sa iba. Number 3. Yakapin ang kakaibang mentality. Bagamat nangangailangan ng oras, dapat tanggapin ng mga introvert na hindi lahat ng tao ay maiintindihan sila. Ito ay dahil ang mga introvert ay nakakaintindi sa mas malalim na antas kaysa sa karamihan ng mga tao. At dahil dito ay mabibigo lamang sila kung ang logic ng kanilang mga kaibigan at kasosyo ay hindi tumutugma sa kanilang logic. Madidrain lamang nito ang isang introvert kung susubukan niyang makibagay sa isang grupo ng mga tao na iba ang mindset. Ang mga introvert ay may sariling emosyonal at psikolohikal na wika na tanging mga kapwa introvert lang nila ang makakarelate. Dapat nilang tanggapin na sila ay may higit na kakaibang kaisipan na kadalasang nakaka-overwhelm sa isang taong nakakasalamuha nila. Kaya dapat ay mag-invest na lang sila sa isang relasyon na may parehong lingwahe ng katulad sa kanila. Number 4. Paglalaan ng oras upang iproseso ang mga bagay. Ang mga introvert na hindi interesado sa pagsusumikap para sa superiority ay naniniwala na ang buhay ay hindi kailanman isang karera. Walang masama kung hindi maging sikat sa madla o sentro ng atensyon. Wala ring masama kung i-congratulate ang isang kaibigan dahil sa kanyang tagumpay, habang nananatili sila sa background. Inaayos nila ang kanilang mga panloob na salungatan bago pumasok sa isang relasyon, dahil ayaw nilang magulo ang mga bagay na pinapahalagahan nila dahil lang sa pagmamadali. Alam nila na kung ito ay worth it, ito ay matatagalan. Habang sila ay tumatanda, malalaman ng mga introvert na ang kanilang kakayahang seryosohin ang mga bagay nang dahan-dahan ngunit tiyak ay isang lakas sa halip na isang kahinaan. Makikita nila ang kanilang mga sarili sa mas malusog na mga relasyon kaysa noong dati na sila ay naiimpluensyahan pa ng panggigipit ng lipunan. Number 5. Take risk. Normal lang na mag-fail. Kailangan maging mentally strong ng isang introvert para makipagsapalaran at tanggapin ang mga failures. Maraming introvert ang political leaders, businessmen at mga kilalang lecturer dahil sa mahusay na mga desisyon. Maaaring hindi nila makuha ang kanilang mga posisyon kung hindi nila ginawa ang unang pinakamapanganib na hakbang at nakaranas ng mga rejections. Minsan ang kailangan lang nilang gawin ay gawin ng mga bagay na hindi sila komportable, tulad ng pagsisimula ng pakikipag-usap sa mga taong tingin nila ay nakakatakot o pag-a-apply para sa isang trabaho na may dynamic na kapaligiran ngunit nagbubukas ng maraming opportunity sa kanilang career. Ang mga introvert ay maraming mga takot na hindi na nila gustong maranasan muli, tulad ng hindi pinapansin, tinatanggihan, hinahamak at pinagmumukhang kakaiba. Ang mga takot na to ay madalas na mga pintuan sa personal na paglago at tagumpay.
Ito ang dahilan kung bakit ang mga matagumpay na introverts ay psikolohikal na kinokondisyon ang kanilang sarili. Upang isantabi ang kanilang mga insecurities, yakapin ang mga kritisismo, tanggapin ang kanilang mga flaws at mag-explore ng walang limitasyon. Minsan, no pain, no gain. Number 6, okay lang na maging hindi belong. Bilang mga taong hinihiwalay ang kanilang mga sarili mula sa mga grupo at nasisiyahan sa kanilang sariling mundo, ang mga introvert ay hindi dapat malungkot sa pagpaprioritize ng kanilang personal na espasyo. Hindi sila dapat malungkot sa pag-una sa kanilang privacy. Ang ilan kasi sa kanila ay nakokonsensya dahil hindi nila sinasabi sa isang tao ang lahat ng kanilang mga sikreto sa kabila ng kanilang pagiging close. Habang tumatanda sila ay mauunawaan ng mga introvert na hindi sila dapat magsisi sa hindi pag-iisip tulad ng ginagawa ng kanilang mga kaibigan. Ginawa sila upang magkaroon ng unique na behavior at hindi dapat sila magpakontrol sa iba dahil lang sa kakaiba ang kanilang ginagawa. Number 7, ang pagbabago ay kailangan. Maraming mga introvert ang natatakot pa rin sa pag-iisip na kailangang lumabas sa kanilang shell bago makamit ang isang bagay. Ang ilan ay natatakot din na maglapat ng mga makabuluhang pagsasaayos sa kanilang pang-araw-araw na gawain dahil sa pagkakaroon ng bagong trabaho o pagkawala ng isa. Maaring hindi sila natatakot sa mismong kaganapan, ngunit natatakot sila kung paano ito makakaapekto sa kanilang mga emosyon at pamumuhay. Kaya para makamit ang psychological resilience, dapat malaman ng mga introvert na mahalaga at normal ang pagbabago. Maraming mga introvert ang nasanay na sa madalas na pagbabago sa buhay dahil sa kanilang mga kalagayan. Ang ilang mga introvert ay napipilitang kumilos tulad ng mga extrovert upang gumawa ng higit pang mga koneksyon sa negosyo at maging matagumpay sa kanilang mga layunin. Number 8, ang pakikipagkapwa-tao ay mahalaga. Face your fear. Hindi nila kinasusuklaman ang socialization. Niiwasan lang nila ito dahil alam nilang nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga tao na magsimula ng mga small talks. Para sa kanila, ang ganitong uri ng mga paksa ay hindi kailangan at isang pag-aaksaya ng oras dahil hindi sila nakakatulong sa kanilang panloob na kapayapaan o nakakatugon sa kanilang emosyonal na mga pangangailangan. Muli, ang mga introvert ay nakakakuha lamang ng enerhiya mula sa kanilang panloob na mundo at hindi sa labas. Kaya sila ay committed lamang sa mga gawain na maaaring makinabang sa kanilang spirituality at magpapalusog sa kanilang isipan. Gayunpaman, hindi may kakaila na kailangan din nilang lumikha ng mga koneksyon upang maging matagumpay. Number 9, okay lang na hindi magustuhan ng lahat. May mga pagkakataon na ang mga introvert ay nadadala rin sa mga sinasabi at iniisip ng ibang tao sa kanila. Sila ay nag-overthink at kine-question ang kanilang sarili kung bakit kailangan nila mag-react ng kakaiba kaysa sa iba. May mga pagkakataon na ang mga introvert ay kapupuutan ng kanilang sarili dahil sa kanilang pagkilos. Pinipilit nilang umayon sa iba para hindi na sila kumain ng mag-isa tuwing lunch break. Ang mga introvert ay patuloy na nangikipaglaban sa kanilang mga insecurities. Gayunpaman, habang sila ay tumatanda, malalaman nila na okay lang na hindi magustuhan ng lahat. Habang tumatanda sila ay pinag-iisipan nila ang mga sandaling yun dati na sila ay nababagabag sa kung paano sila nakikita ng lipunan. At number 10, kung ang isang tao ay nakatakdang manatili, hindi mo kailangang pilitin siya. Ang mga introvert na naiwan ay dapat tandaan na ang isang taong hindi sinusubukan na maunawaan ang kanilang isip ay hindi karapat-dapat sa kanilang buhay. Sa pamamagitan ng mindset na to, maaari silang makakuha ng mas malusog at pangmatagalang relasyon. Ang mga introvert ay madalas na nag-aalala at nagtataka kung ano ang mali sa kanila na nagiging sanhi ng pag-alis ng isang tao. Dapat malaman ng mga introvert na hindi nila kailangang baguhin ang kanilang kalikasan para mapanatili ang isang tao. Kung tunay na gusto sila ng isang tao, dapat ay handa silang tuklasin ang kanilang mga nuances at unawain ang kanilang pag-iisip. Ang isang tunay at taus-pusong tao ay dapat na interesado sa kung paano gumagana ang isip ng isang introvert sa halip na palaging mangonsensya sa kanilang pagiging kakaiba. Shoutout sa mga nag-comment last upload na mga taong walang pakialam sa nararamdaman ng isang introvert. Shoutout kay Charlie A. Tuebeo. Sabi niya, Charlie Mustang, buti na lang hindi ko ugaling manggamit ng tao. Pero mahilig ako magbigay ng maliit na utos sa bata, pero binibigyan ko ng malaking price. Ang totoo niyan, kahit hindi ko nautusan, binibigay ko lang talaga. Parang nag-utos lang ako ng kaunti para hindi halata. Kasi ganun talaga ang ugali ko, lalo na dati nung hindi pa limitado ang energy ko, hindi ako nag-uutos, kinakaya ko lang. Ganun ang mentality ko. At shoutout din kay Marie, Delight Worker, Mary Ann Panya, Edwin Galon,
Nathan Agrippa, Nick Reyes at kay Isabel Yap. Kung gusto nyo ding ma-shoutout o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang tungkol sa video na to at pipili kami ng babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Natutunan ng mga introvert ang mga pilosopiyang ito dahil sa kanilang mga karanasan. Kinondisyon nila ang kanilang isipan na manatili sa mga prinsipyong ito upang makayanan ang buhay sa pangkalahatan. Ang mga introvert na tao ay nagtataglay ng kakaibang mindset na hinubog ng malalim na koneksyon sa kanilang panloob na mundo. Ang introspective na kalikasan na ito ang nagtataguyod ng isang pilosopiya ng maalalahanin na pagmumuni-muni at pinahahalagahan ang lalim kaysa sa kababawan ng kanilang mga relasyon at karanasan. Ang kanilang mga gabay na prinsipyo ay kadalasang nakasentro sa paghahanap ng makabuluhang mga koneksyon, pagyakap sa pag-iisa bilang mapagkukunan ng lakas at isang kagustuhan sa pakikinig kaysa sa pagsasalita. Nag-navigate sila sa buhay ng may tahimik na pagtitiwala na hinihimok ng isang paniniwala na ang tunay na katuparan ay nagmumula sa pag-unawa sa sarili at sa mundo sa kanilang paligid. Sa halip na mula sa panlabas na pagpapatunay o patuloy na pakikipag-ugnayan sa lipunan. Alam mo ba na may mga taong palaging gustong gamitin ng isang introvert para sa kanyang mga selfish na layunin? Panoorin mo sa video na to.